footing's already gone. Look at this from Andre. And now Haney's got that fire in his eyes. I won! Walang Reno TV. Kumpirmado na po mga amigos na magkakaroon na tayo ng welterweight unification. Ito ay matapos i-post sa kanyang social media ng WBA president na si Gilberto Mendoza ang pahayag na ito. Sa salitang Ingles, ito nga daw po ay in scoop I confirmed that the WBA authorized the combat after Stanionis agreed to withdraw to allow the unification. Ibig sabihin mga amigos, nag-step aside na ang pambato ng wildcard gym na si undefeated welterweight contender Imanta Stanionis para matuloy lamang ang bakbakang Yordanis Ugas at Errol Spence Jr. Sa halipang lalabanan na daw po ni Stanionis ay si Radza Butayev, ang boksingerong tumalo kay Jamal James sa itinalagang four-man tournament ng WBA. Pero wala na nga pong four-man tournament dahil hindi na matutuloy yung Stanionis at Ugas. Bale, Stanionis versus Butayev na po ang mangyayari. Matatandaan si Errol Spence talaga dapat ang makakalaban ni Pacquiao noong Agosto. Pero nang madiskubre ang detached retina sa mata ni Errol Spence Jr. ay hindi na nga po ito pinahintulutan pang lumaban. At bilang late replacement ni Spence, nasilat nga po ng Cuban fighter na si Yordanis Ugas ang ating pambansang kamao. Kaya naman talagang dapat maglaban itong si Yordanis Ugas at Errol Spence Jr. Bali, 3 belts on the line po ang mangyayari. Taya ang WBC at IBF ni Errol Spence at WBA ni Yordanis Ugas. So parang malapit na tayo makakita ng welterweight undisputed mga amigos. Yan ay kung handa na bang lumaban kay Terence Bud Crawford ang magwawagi sa Ugas versus Spence. Sa iba pang balita mga amigos, former NBA All-Star Deron Williams wagi by a split decision sa isang 4-round exhibition match against former NFL player na si Frank Gore. Isang hurado ang pumabor kay Frank Gore sa score na 38-37, habang dalawang hurado naman ang pumabor kay Deron Williams sa score na 40-35 at 38-37. Naka-score ng knockdown si Deron Williams sa round 3 nang bumukas ang depensa nitong si Frank Gore at sunod-sunod rin nga po ni Deron Williams ng suntok. Pero ganun pa man, nagawa pa rin magpatuloy ni Frank Gore kaya't nakatapos ng kanilang 4-round exhibition boxing match. Si Deron Williams ay 3-time NBA All-Star po mga amigos na matatandaang sumikat sa koponan ng Utah Jazz. Bukod pa dyan ay dalawang beses din nagkamit ng gintong medalya itong si Deron Williams sa Olympics, kung saan naging bahagi siya ng Team USA noong 2008 sa Beijing at noong 2012 naman sa London. Tunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sabay